Hello po, ito na naman po ang inyong lingkod, si P6. So ngayon po in this video, I am going to teach you 4 different exercises po. So ito mga exercises na ginagawa ko, ito po yung mga licks na pang tune up ko po. So in other words, before I will play fast notes at saka yung sinasabayan ko yung mga instrumental songs, especially yung mga maraming mga difficult na mga notes, so ito yung mga ginagawa ko muna. Actually, marami pa po akong mga exercises, but in this video, apat lang po muna ang ibibigay ko sa inyo, i-share ko po sa inyo para mas madali natin or mas madali po ninyo ma-digest at saka ma-apply agad, okay? So, hindi ko na po patatagalin pa, ito po yung first exercise. I want you to do your hand or raise your hand, your left hand like this. Tapos, sa left hand po natin, meron po tayong pinky, ring, middle finger, tapos index finger, tapos thumb finger. Okay? So, ang gagawin po natin dito is, I want you to grab your index together with the ring finger. So, ganyan po. Itong exercise na po ito, kahit wala po kayong hawak na gitara, or kahit anong ginagawa nyo, or kahit saan po kayo, pwede nyo po ito i-apply, itong method na ito. Kasi, it helps a lot, particularly po sa maging flexible yung kamay, yung mga daliri nyo, at saka yung hindi sasakit na siya pag you will apply mga difficult notes, particularly sa mga broken chords po. So ganito po. Okay, I want you to do this, stretch it, stretch, talaga stretch. Tapos after these two fingers, ito na naman, itong dalawang loose, you will hold this one. Oh, grab this, okay? So same thing what you did with the fingers earlier, ito na naman. Okay, hanggat magiging straight talaga siya. Huwag niyong biglain talaga masyado kasi sasakit talaga yan. Pero pag unti-unti lang, i-stretch niyo. Okay, so ganito po. Hope you get the idea. So after this, ganito, hanggat hindi niyo na po kailangan pang gamitin pa yung right hand niyo to support, para ganun. So hanggang maging ganito po siya, straight. Okay, straight. Okay, tapos hanggat mag-aari, paulit-ulit po. So hanggat ma-master nyo na po, hindi nyo na po kailangan na gamitin yung right hand nyo to support, ito na lang po yung left hand, okay? So kahit nasaan po kayo, kahit nag-commute or basta free po yung left hand nyo, pwede. So in next lesson po, exercise, ang gagawin po natin is chromatic scale. So usually po pag chromatic ascending, ito po yung exercise po niya. Tapos pabalik. So ang gagawin po natin ngayon is I will teach you a different technique or different approach. First is sa G po tayo mag-start. Sa G, E string, tapos 3rd fret. Okay? Okay? So, babala lang po, warning, hindi po ito para sa mga beginners. So itong exercise na po ito, nandyan po yan sa mga average player na at saka yung nagko-cover na ng mga instrumental songs. So ito pong exercises na ito, para po ito sa inyo. So hindi po ito para sa mga beginners. Okay, so moving on. Tapos instead of dito, on its next fret, ang gagawin nyo po is you will skip the next fret, the sharp fret, tapos full step po. Full step, tapos half step, then another half step. So kailangan po, ang picking nyo po is down, up, down, up. Okay? So get the idea? Huwag po puros down. Hindi po, kasi itong technique na ito, tinuturuan ko po kayo paano maging synchronize yung dalawang kamay nyo, at the same time, mastery po sa picking technique. Okay? So as much as possible, kung gusto nyo po, ilagay yung thumb nyo dito to support dito sa may bandang neck, sa likod, huwag po dito, kasi pag dito, hindi nyo po may stretch yan. Kailangan nandito yan siya. Okay? So that you could make it stretch, or you could stretch your fingers farther. Okay? Dito. Okay? So, again, ito po yung pattern niya. Down, up, down, up. Tapos, baba. On A string, dito po tayo sa 3rd fret. So, lahat 3rd fret lang muna po. Okay? So, I will show you first ang technique, tapos dahan-dahanin ko, and later on, I will show you yung hanggang sa mabilisan po na tempo. Okay? Okay, kung saan po kayo huminto, up, down, kailangan down, down po yung kasunod.
Tapos instead po, babalik po kayo na may sa whole step, hindi na po, dito na po. Para maging ganito po yung pattern niya. So wala na po siyang skip fret. So again. Tapos po, gawin nyo na po ulit yung pattern. Tapos skip na naman, full fret. Okay? So hanggat po maaari, maabot po kayo nito sa G. Kasi G po tayo nag-start. G note higher. So again, I will show you slowly. If you want to proceed, mas maganda po. Okay, but yung technique dito, ang ginagawa ko hanggang dito lang po sa 12th fret, okay? Sa octaves ng E. Okay? So, ipapakita ko naman po sa inyo with the metronome. By the way, importante po, meron po kayong app na metronome. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung application ko, app na ginagamit ko po sa Android phone ko. So, ito po siya. Ngayon po, let's try sa 250 po na tempo. Okay? So medyo mabilis-bilis din po ito. 250. So try ko po yung mabilis sa siguro 400. Let's try 400. So ganyan yung po. Thank you.
So yung pangatlong exercise po is ganito po. Two strings ang gagamitin po natin is yung two strings lang po. So siyempre, start pa rin sa third fret on B string. B string, okay? So same pattern yung kanina, kaso lang yung second na exercise natin is papuntang baba gamit yung lahat ng strings. Pero ngayon po is two strings lang ganito. Okay? So same pa rin yung pattern po yung sa pagpicking natin. Tapos, moving on. So mag-stop po kayo, same po, octave ng D or B string sa 3rd fret, tapos 15th fret, okay? So again, I will show you with a tempo of 250. Apat po, the last exercise that I'm going to share to you, ito po yung kadalasan ginagamit ko talaga, okay? So whenever na parang napapagod yung kamay ko or hindi na sila nagsisynchronize, so ito po yung palaging ginagamit kong exercise. I jump into this fourth exercise right away. So starting sa 5th fret on E string, gamit po yung pinky nyo. So kanina, ascending, tapos kayo descending na naman tayo. Pero yung pattern na ito po is this. 3-3-2-2. So ano pong ibig sabihin ng 3-3-2-2? Frets po yung ibig kong sabihin. Parang ganito po. 1, remember, 3-3, tapos 2-2. So 1-1-2-3. Tapos, you will proceed now to the next string. 1-2-3. Proceed. 1-2. Proceed. 1-2. Proceed. Okay? So, ganun po. Again. 3-3-2-2. So, yun po yung pattern. Frets po. Okay? 1. Same pa rin po yung approach natin. Picking technique talaga po, ha? Hindi po tayo mag... Hindi po ganito. Hindi po ganun. So, hanggat maaari po, practice. Kahit po in a slow tempo lang muna. Okay? So, start po tayo sa upstroke. So again, 1-2-3, proceed, 1-2-3, proceed, 1-2, proceed. 1-2-3, proceed. Half step, 1-2-3, proceed. Half step, 1-2, proceed. 1-2, proceed. So, kung nakikita nyo po, sa first, dito po yung same G note, okay? So, ganun lang po. Okay? So, lagyan po natin ng metronome. So, I will try sa 500.
yun po yung idea. Okay, so hope these exercises will help you a lot in terms po sa kung gusto nyo mas ma-improve pa yung past licks nyo, yung picking technique nyo at saka yung fingering technique nyo. So yun po. Salamat talaga. Thank you for watching this video. And...